na nga guys, samahan niyo ako sa biyahe ko papuntang Quezon City. Sa totoo lang hindi ako masyadong familiar sa ruta na dadaanan ko ngayon eh. Pero may idea naman ako dun sa mga daan. Yun nga lang, pagdating mamaya ng Quezon City Circle, medyo magtatanong-tanong na lang tayo kung saan yung papuntang Novaliches. Okay? Sa bagbag kasi ako pupunta eh. Dun yung pa-meetup ko. So dapat ipapa-deliver ko na lang yung order ko. Eh naisip ko i-ride ko na lang. 'Di ba? Para mas masaya. Tapos ang tagal ko rin na stock, actually ang tagal guys. Ngayon lang ulit masusundan yung natin, yung adventure natin, yung biyahe natin. Ang tagal kong walang sipa. Kanina medyo nakakaramdam ako ng hingal tsaka ng hapo, pero nakabawi naman. Yung pinagpawisan, halos kalahating buwan akong walang sipa. Kalahating buwan, actually. Kalahating buwan kasi medyo nagkaroon lang ng problema sa trabaho. Kailangan lang ng konting sakripisyo para sa mga kasama. Pero okay naman na. Okay, naka-recover na kami. Okay na ulit. Baga back to normal na kami guys. Kaya ngayon nakapag-ride na tayo. Okay, may bago tayong biyahe. So samahan nyo ako papuntang Quezon City. Tights! Boundary ng Maynila tsaka ng Quezon City. Mag-stop lang ako. So ang way natin doon, diretso tayo. Sabi yung init na, pero kaya pa rin to. Yan ang nakapal na mukha. Yan nyo, bike lane, pero may mga nakaparada. Shoutout sa inyo. Kita nyo, ang daming nakaparada. Tinabunan yung bike lane. Diba? Kita nyo? Grabe. Tapos pag sinaway nyo, sila pagalit. Oh, diba? Ay, nako. Tapos, isisihin yung gobyerno. Sabihin, walang ginagawa. Diba? Ay, nako. Natatanong ko na yung Fisher's Mall, mga kapwa ko cyclist ha. So Quezon City na to yung lugar natin. Konting ano lang pala, pakiusap lang guys. So, diba? Sino nyo tong dalawang magjowa? Siguro magjowa to kasi bubble bike sila. So meaning, ang konting ano ko lang, ginagamit nila yung bike lane. So sana tayo, pag may nakikita tayong bike lane sa kahit saang lugar guys, gamitin natin. Okay, dun tayo tumaan. Huwag nating ipilit yung sarili natin dun sa kalsada na hindi naman talaga tayo pwede. Okay, lalo na dito, nakikita nyo naman, di ba? Puro, bibilis ng takbuhan ng sasakyan. Mga kotse, mga nakasingle. So, hindi natin kayang makipagsabayan dyan. Though, hindi ko naman sinasabing hindi talaga totally kaya.
Diba? Kaya naman. Pero kasi, delikado tayo dyan. Okay? So, kaya nga ginawa sa atin to para gamitin natin, tsaka para sa atin talaga tong bike lane na ganito. So, shout out nga pala kay Mayor, kay Madam. Thank you sa pa-bike lane. So, malaking bagay ito sa amin. Malaking tulong to. Okay? Dire-diretso lang tayo hanggang umabot tayo sa Quezon City Circle. Okay, dire-diretso lang tayo, guys. Yun. So, nag-stop lang ako, guys. Bumili lang ako ng maiinom saglit, tapos nabanat na rin ako. Naghilamos lang din ako saglit dito sa Jollibee, Quezon City, Quezon Ave. So, paalis na rin tayo. Init na eh. Alas mag-aalas 12 na rin. Grabe. Ang gagabihin na rin ako ng biyahe. So, tara na. Let's go na. Yun. Malapit na tayo. Natanaw ko na yung Quezon City Circle. Okay, yung monumento. Yung mataas na, hindi ko alam kung anong tawag nun, titingnan natin mamaya. Pagbukas, swerte, makapasok tayo. So, nag-stop muna ako dito sa crossing. Corner Quezon Avenue, tsaka Borromeo. Ano ito? Borromeo Street. So, yun. Mayroon natin ang drugstore. Nag-stop muna ako doon. Eh, nakago na pala. Kita-kita tayo sa ano? Sa circle. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano kababait yung mga bus na yan. Diba? Ha? Tingnan nyo naman. O. Ano yung ginagawa? Diba? Naghihintay ng pasahero sa bawal. So, Mayor! Ayan o. Pakicheck naman po yung mga pasaway na yan. Diba? Madam Mayor, shoutout po sa inyo. Sayang lang po yung bike lane na ginawa nyo. Hindi nagagamit na maayos. Nakakainis lang. So, guys, nandito na tayo sa ano, parang pinaka sentro na halos to ng Quezon City. Alright, ayun o, tanaw na yung Argo, yung Quezon City Circle. So, stop lang tayo ng konti. Okay. Ang init na, grabe. So, nag-stop lang ako ng konti dito sa crossing, guys. Konting ano lang, konting tip lang sa mga katulad kong hindi alam yung mga lugar na to. Pagkadadaan kayo dito sa Quezon City, ugaliin nyo lang din mag-stop kada crossing para makita nyo yung mga signage. Okay, yung mga sign kung saan papunta to, kung anong lugar na to, pag diniretso mo, ganun. Tapos hindi naman talaga actually nakakaligaw dito sa Quezon City, basta marunong kang magtanong. Okay, basta pag alam mo, hindi mo na alam yung lugar, magtanong ka na. Marami namang tao dito, parang normal lang na ulit dito. Medyo nakakatakot, diba? Medyo nakakailang. Kaya pag dadaan kayo dito, maiwas-iwas na lang din sa dami ng tao. Tapos puro ospital dito, kaya mag-ingat kayo. So, halos lahat ang ng malalaking ospital sa Pilipinas nandito sa Quezon City. Okay, nandito lahat. So ngayon, mapahinga lang akong konti, tapos baba na tayo ulit. Naka-stop kasi itong kalinya namin, yan, nakikita nyo naman. Tapos diretso lang tayo, doon na tayo ulit magpapahinga sa circle. Yun guys, sa kabilang side, okay, pakita ko lang sa inyo yung mga ospital na madadaanan natin. Para may idea kayo yung mga hindi pa nakakadaan dito. So, sa kabilang side, Philippine Children Medical Center. So, okay. So, karamihan ang mga tinadala doon, guys, talaga mga bata. Okay, more on mga babies. Yan. Okay. Yan kayo mag-aano ng mga pasyente yung ganun. Talagang tatanggapin kayo dyan. Hindi naman, bihira naman tumatanggi dyan sa hospital na yan. Lalo na't mga bata at emergency yung sakit. Okay, yung kalagayan ng pasyente. Tapos, eto, Philippine Cancer Center. Okay? Philippine Cancer Institute. So, yan yung building na yan. Yung dinadaanan natin ngayon. So, sa kabila,
madadaanan natin yung Lang Center. So medyo nakakatakot ngayon sa Lang Center, guys. At totoo lang, kung nanonood kayo ng balita, okay, kung active kayo sa nangyayari dito sa Quezon City, ayan, yung mga nakakatakot pasukin ngayon na ospital. Actually, nakapasok na ako dyan. Karamihan naman ng ospital dito, napuntahan ko na rin. Dahil sa nature din ng trabaho ko. So, ingat lang talaga tayo. Okay? Ugaliin nyo lang mag-mask. Yun lang yung laging pakiusap. So, ayan. Ayan, oh. Lang Center of the Philippines. Alright. Tapos dito sa part na to, medyo nawala na yung ano, nawala na yung bike lane. Kaya medyo mabagal lang din yung takbuhan ko. Nakakailang din kasi. Puro bus. Tapos yung ibang driver ng bus, barubal. Kaya medyo nakakailang. So ayan yung entrance, oh, guys. Okay. Para may idea kayo sa Lang Center, puro COVID ngayon dyan. Punong-punong sila ng COVID patient. Kaya tandaan, di bali nang mahirap, wag lang magkasakit. Okay? So, ikot tayo sa circle. Papaikot na tayo ngayon. Hindi ko alam kung saan yung pasukan yan, pero tingnan natin. May bike lane na ulit. Kaso, yung linya naman, papunta naman ng East Avenue. Okay? So, dito tayo kasi. Kaliwa tayo, imbis na pa kanan. So, ayan yung papuntang East Avenue, guys. Bait nung ano. Grao yung kotse. Pinata ko. Okay? So, ayan, guys. So, dun yung papuntang East Avenue. So, mamaya, pwede rin tayong dumaan dyan. Okay? Okay, medyo may idea na rin ako dyan sa daan, eh. Tapos, konting trivia lang din ulit, o konting tips. Halos lahat ng main pala nandito sa Quezon City. Okay? Pag kukuha kayo ng mga documents nyo, halos lahat nandito. NBI, GSIS. Tapos ayun, oh. Ayun, oh. Okay? Municipal of Quezon City. Municipal Hall ng Quezon City. Ayun, laki. Grabe. Diba? Ang yaman. Ang yaman ng syudad nyo, Mayor. Ang yaman ng syudad nyo, promise. Paibot na, paibot na. Parang feeling ko sarado yung circle. Harap, lamig. So ayan, guys, sa part ng video na ito, swerte tayo, nakapasok tayo sa loob ng Quezon City Memorial Circle. Ayun, nagkaroon din ako ng chance na malibot kahit saglit yung loob. So, syempre, matagal ko na rin pinapangarap makapasok dito. So, okay naman. Open to public naman siya everyday hanggang 5 p.m. So, yan, makikita nyo kung ano yung kalagayan ng area. So, may mga tao naman. Tapos, nag-ikot-ikot lang din ako saglit, nag-picture. So, umikot lang din tayo dun sa pinaka-main attraction ng lugar. Yun nga, yung may malaking statue sa gitna. So, umikot lang tayo dun. Kasi magmamadali rin ako. Parang uulan na rin kasi nung time na yan. So, kailangan ko pang bumaan at papuntang Novaliches. Okay? So, ito, ipapakita ko lang din sa inyo yung ibang part na iniikot ko sa loob ng circle. Alright! Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let
cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life to what you want. So fight and fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life to what you want. Way ng Pan North Avenue, tapos unang stoplight kanan, Mindanao Avenue daw yun, dire-diretso na, ano baliches. So yung parang inaasahan ko na medyo malayo-layo pa, parang mas malapit-lapit dito sa itinuro sa akin nila kuya, yung mga taxi driver na naghihintay dun sa circle. So medyo lumalakas yung ambon, eh wala naman tayong choice, ganun talaga, kaya diretso na natin to. Pag lumakas na lang, wala tayong minto. So pagdating sa dulo, dito sa may kanto ng stoplight, kanan tayo. Naulan, so pure gold, Mindanao Avenue. Ayun o, pag dumiretso, NLEX, Luzon Avenue, tandang Sora naman, pakanan. O ang sabi sa akin nila kuya, yun na pagtanungan ko, pag pumasok ako dito, actually doon ako pumasok eh, sa may tapat ng Trinoma Mall, papasok dito, tapos may nakita na rin akong sign, papuntang Nopaliches, so susundan lang natin tong way na to, dire-diretso lang siguro to. As feeling ko medyo malapit na rin naman tayo, yun nga lang, hindi ako makapagmabilis, gawa ng naulan, ramdam ko yung dulas nung daanan, nung kalsada, lalo na yung mga ganyang gutter, oh. So, mali ako. Madaan ako, kuya. Madaan ako. Ayun. Alright. Para sa akin, guys, kung ako tatanungin nyo, pabor sa akin tong ano na to, eh. Ganitong panahon, pabor na pabor to sa akin. Kasi, malamig. Di ba? Tanggal yung init ng katawan. Diba, mapapreskuhan yung katawan mo, sisingaw yung init, lalabas. Yun nga lang, hindi na rin siya masyadong advisable kapag sobrang tagal mo namang nababad. Diba? Nakakairita kasi yung pagdabasa tapos matutuyo ang ka. Ano to? Dr. Montaño G. Ramos General Hospital. So siguro, sakop na to ng Nubaliches. Tapos yung Nubaliches, sakop pa rin ng Quezon City. So, ganun siya ka lawak, di ba? Ganun kalaki. Dati kasi, akala ko, ang Nubaliches, ibang bayan na ang nakakasakop. Yung pala, parte lang siya ng Quezon City. Alright. Oh, alamig. Alas 12 na. So maghahanap lang ako ng pwedeng masilungan. Isisilong ko lang yung ibang gamit at yung pera ko. Tapos pahinga lang ng konti. Okay. Ano? May sign. Okay. May sign. Paano baliches? Alright. Dire-diretso lang tayo. Hinahanap ko lang kasi yung sinabi sa akin doon sa pinagpintuan ko kanina. Sabi sa akin, pag nakita ko yung Wilcon, so ito na yung Wilcon, tapos HBC sa kabila, wag daw akong dadaan sa ilalim. So sa ibabaw, dito tayo.
Okay, so Mindanao Avenue pa rin to guys. Napakahaba ng ano, Mindanao Avenue. Haba. Parang feeling ko mga 2 kilometer na yung binabaybay ko simula kanina. So, mali ako ng pasok. Ay! Tapos Baliches proper kanan. Pagdating doon sa kabilang kulay, ayun, nandito na naman ako. Sir, magtatanong lang po. Sir, saan po banda yung Kingston ba yun? Kingston? Ha? Kingston Subdivision? Ano po lang dahil? Ah, Bagbag po. Kanan ka rito. Kanan po ako dito. Thank you, sir. Wala ng Jollibee, magtanong ka. Pagdating ng Jollibee. Thank you, sir. Thank you. Ayun, medyo malapit na. Malapit na tayo sa katotohanan. Alright. Sundan na lang natin tong ano. Sundan na lang natin tong bike lane. Okay. Kumain na tayo guys pagdating dun sa kanto. Medyo malapit na. Ayun, Jollibee. So, unahan natin yung truck. Ay! Ang laki mo. Nakatakot, grabe. Nakatakot talaga ako sa mga ganyan. Nanginginig ako. Hirap pagka sa bintang rin. Dito na tayo sa Nubaliches Proper. Alright. Ayun o, may sign na. Papuntang SM Nubaliches. Ano, malapit lang pala. Hindi lang pala ganun kalayo. So, ayun nga. Dito na tayo. Naghanap lang ako ng ikutan. Okay, naganap lang ako ng mapipihitan kasi doon tayo sa kabila galing. So nakita ko na rin yung iskinita papasok doon sa Kings Point Subdivision. Sa wakas. So, siguro after ko na lang makipag-transaction doon, saka na ako kakain para dire-diretso. Okay. Ayun, talagang wala. Buwang paghapon na tayong uulanin ngayon guys sa adventure natin. Wala tayong guys. Okay lang, malamit. Pasok tayo sa Jollibee. Sabi sa akin, pasok ng Jollibee. So siguro dun yun sa looban pa. Tapos ito 7-Eleven. Yun! Welcome to Kings Point Subdivision! Yun o! Time check! 1:10, so after 9:10, 11:12 1. So 5 oras! Limang oras kung binaybay papunta rito. Ayan. Siguro doon tayo sa Arco maghintay para ma-sure po na rin. Okay. Kings Point Subdivision Sector 1 and 2. Alright. So, tambay tayo rito. Kontakin natin si contact natin. Okay. Dito na tayo. After 30 minutes ng paikot-ikot, sinundo na ako nung ano, ng boss nung kausap ko. So, yun. Finally, nandito na ako guys. Rating na ako. Malapit lang pala, simula doon sa labasan. Hindi lang ako kagad napuntaan kasi naulan. So, ito yung lugar. Ayun yung unit. Actually guys, kukuhanin natin. Cellphone. Okay, na pang-edit ng video. So, ayan. Ito yung mga tauhan. Sir, So, ayan guys, nandito ako. Saan, sir, anong lugar to? Kings Point Subdivision. Kings Point Subdivision. So, napakalayo ng lugar. Tipin nyo from GMA, Cavite to Baliches. Hindi naman ako nabuang. Okay lang. So, ito si sir. Hi. Yung kausap ko, si sir. Pangalan, sir? Randy. Sir Randy. So, yan. Wala yung original na kausap ko si sir din. So, nandito ako guys para mag-order ng phone. So, ito. Okay. Ay, kala nyo, madali lang mag-vlog ah. Magastos.
Hindi biro. So, ang hinabol ko lang naman kasi dito talaga yung mga previous niya. Ang dami. Mm-hmm. O, yan o. Ang pangalan na ka nyo, sir? Ng... Xiaomi Lucky Pioneer. Yan, Lucky Pioneer. So, ngayon pa lang, nire-recommend ko na sa inyo, guys. Di ko pa nakikita yung phone, ha? Kasi kanina pa ako dito. So, medyo ilan na rin yung nagpunta rito para pumikap ng phone sa mga order. So, si sir, galing ka na ano, sir? Ay, sir, galing ako dyan lang. Malapit sa... dyan lang, pero may order siya. Okay, may pa-order din siya. So, legit. Okay. Legit daw sa Randy. Okay. So, yung mga nagbabala ko order ng Xiaomi sa inyo, kontakin nyo lang ako. Idadirect ko kayo kay sir. Walang patong yan. Kayo na bahalang kumuha. Ayun, sir. Batiin mo yung mga ano natin dyan. Invite mo sila dito sa place mo. Sa mga gusto po bumili ng Xiaomi, no? Authorized po ako sa Pilipinas magbenta ng mga mobile phones at pati accessories. So, sa akin, mas makakamura kayo kesa sa malls. Yun. Pero pare-pareho lang po kami. Ang pinagkaiba lang, ako nag-free, sila hindi. So, ito yung pre, oh. Eso. Diba? Isang portable gamepad, tapos mobile power bank, tapos headset, ano pa ba to? Tripod? USB. Tapos may tripod pa. Tapos, diba? Sulit na. Kasi yung presyo ni sir, sa mall, parehas lang. So ngayon, nag-content na ako papunta rito, diba? Para sulit. So yun, mamaya, mag-unboxing tayo ng Redmi Note 9 Pro. Ito, okay? Nice. Yun, oh. May kasama siya. Anong kulay ito, sir? Gray daw po eh. Okay. Oh, yun yung best seller, gray. Ito yung manual. Manual. Ah, may pre-case? Ako, lahat na lang siya. Pre-case yan. So, ayan ha, may pre-case. Basta Xiaomi meron yan. Yung, ay, kahit na Realme meron eh. Ayun. Charger. So, sir, pangalan niyo, sir? Jonathan, sir. Jonathan. So, sir Jonathan, bumili ng Xiaomi Redmi para sa anak niya. Okay, dahil mag-i-start na ulit yung pasukan sa... Kailan ba? August next week ata, no? August 24. Ayun. So, sir na rin mismo ang nag-a-advise na hindi niyo na kailangan bumili pa ng mga laptop eh. Sobrang mamahal nun. Hindi pa naman kailangan din talaga ng mga bata. So ako, kahit naman ako, kung ako tatanungin, phone lang, okay? Kahit hindi naman yung ganong kalaking o kataas na specification ng phone, kayang-kaya. Kasi ang pinag-uusapan doon, kung may internet kayo, okay? Yun yung problema eh, hindi naman yung gadget, okay? So yun, itignan natin yung order ni sir. Ganda ng kulay, oh. May factory charge na rin man yan. Okay, yun, oh. Anong kulay, oh. Swabe. Ganda ng kulay. Okay, tingnan natin. Nag-high honor kasi yung pahabi ko, laging nasa high honor. Order mo. Kaya laging... Worth it ibili. Yun lang yun. Kahit ibuso sa kanya lahat ng pera. Oo naman. Worth it yun, sir. Lalaki yun eh. Pero, lagi siyang high honors sa school. Kaya naman pala. Kaya, yung luma na yung bibo niya, ibibili ko siya ng surprise. Napakalaking kahapon sila nag-ano eh, virtual graduation. Virtual graduation eh. Free niya, guys. Okay. Bundle free. So, magkano yan, sir? 9,990 po. Yeah, so with freebies. Halagang 9,990. Okay. So ako kasi sa dami ng mga nakausap kong nagtitinda nito, nagbebenta nito online sa mga page ng Xiaomi. Kay Sir Randy lang talaga. Swabe. Swabe yung bundle nung pre. Diba halos magkano rin to eh. Diba? Tingnan nyo. Diba magkano rin tong bundle na ibinibigay niyang pre? May tripod, may gamepad, may selfie stick, may USB LED light. Oh, diba? So parang worth at least kulang 1,000 din kung titingnan natin eh. Diba? Kung i-compute natin. Kaya sulit na rin guys. So hindi rin naman nasayang yung pagod ko pagpunta dito. Layo na sa inyo. Okay lang din. Vice President po ng construction company.
unboxing. So yun, sa part na to guys, nagkaroon lang ako ng konting oras para magpahinga since naulan pa nung dumating ako dyan sa bahay nung may-ari nung pinagkuhanan ko nung phone or nung order ko. So shoutout sa iyo Sir Randy Tan. So thank you sa pag-accommodate sa akin nung nagpunta ako dyan. Then shoutout din nga pala dun sa nakasabay ko kay Sir Nathan. So Sir, yan. Shoutout sa inyo Sir. So ito na po yung video. I-upload ko na. Sana magustuhan mo. And thank you rin sa pag-subscribe sa akin and pag-like and share ng YouTube channel ko tsaka ng Facebook ko tsaka ng page ko Sir. So ingat palagi, kita-kits tayo ulit kapag napadpad ako ng Quezon City. Alright? Tapos may free na. Basta 464 naman na to eh. Casing. O color white. Ito maganda, 4128. Okay, so ito yung pin niya. Mas maganda ngayon ang tele. O nga, puro Xiaomi ah. Saka Redmi. Ayan, kakatapos lang natin mag-unboxing nung order natin na Redmi Note 9 Pro. So, run siya ng Xiaomi guys. So, hindi ko pa siya na-check ng maayos. Hindi ko pa siya na-explore. Siguro mamaya na lang pag-uwi sa bahay. Late na rin. So, ay! Wala nang kakaiba, wala nang bago, yun pa rin talaga. Yun pa rin yung itsura niya. So, ito yung manual guide. Tapos may pre siya na casing. Okay, jelly case. So, okay na rin. Diba? So, first time kong bumili ng phone na may pre eh. Actually, naka-box na rin siya. So, ayos. Props doon sa case. Okay. Xiaomi. So, sana okay. Okay. Ayan, hapon na. Time check, 3:02 PM. Ay, nako. So, kumain lang ako guys. Naglugaw lang ako kasi di pa ako nakakain simula kaninang umaga. Tapos, nandito ako sa crossing eh. I don't know, siguro bagbag tong lugar na to. Kasi dito, papasok. Dito yung Kingston subdivision. So, doon ako pumasok. So, shoutout nga pala kay, ano. Kay... Sir Carl. Ayan ha. Carl, Sir Carl Guerriero mo. Takot-takot sa'yo. Kahit di mo ako nasamahan, okay lang Sir. At least, nakapunta ako dito sa lugar nyo. Okay? Hindi naman siya ganun kalayo. Yun nga lang kasi, naulan. So, walang choice talaga. Basta na pa-uwi. Tandiyo ko siguro mga 4 na oras pa-uwi. Mabagal lang yung takbuhan. Tapos, dito, kumain ako dito. Ay! Kitchen. Ito dito sa kanto ng ano, sa kanto ng crossing. May 7-Eleven sa kabila. May Wilgon doon, tapos HBC. So, nandito ako sa pinaka-kanto, sa footbridge. Doon ako tumambay muna, kumain. Tapos, shoutout doon guys, Sir Randy Tan, sa kinuhanan ko ng phone. So, legit naman yung phone na nakuha ko. Hopefully, mas mag-upgrade na yung pag-edit ng mga video ko. Tapos, syempre, shout natin yung mga kapwa natin nag-like ng post ko sa Filipino Biker. Okay. Yan o. Shout out kay ano. Kay Jed. Kay Sir Jed Cayetano. Okay. Konting kaalaman. Alam mo, hindi ko alam yung ano ma. So, shout out sa'yo, Sir. Hindi ko alam kung tiga saan ka, kung tiga Novaliches ka. So, shoutout ulit sa lahat ng bikers group dito sa Novaliches. Ang layo ng lugar nyo, pero okay din. So, shoutout din kay Sir Ruel Mamano, kay Ian Vergaro, tapos yung lahat ng nag-like ng post ko. Okay? Froylan Kurt, Payopay, Ian Dave, Nolik Adaw, Manso JR, Hansel Bartolome, Ronald Mahinang, Saldi Antonio, JP Lorento, Vivian Torrendo, Erwin Mansion, Albert Otibar, tapos Bread Roll, Ivan Lazaro. Ayan, shoutout sa inyo guys. Tapos, shoutout na rin dun sa ano, Filipino Biker Group page. Okay? So, ngayon, pahinga lang konti. Inuubos ko lang yung kape ko. Tapos, uuwi na tayo. Wala akong choice. Ayan, nakita nyo naman yung ano, na ulan talaga.
di ba? O parang mga 4 na oras kong babiyahin simula dito hanggang Cavite. O kita-kita tayo. Ayan! Uwi ka na! Hindi na masaya! So, ayun na nga guys! Di ba? Si Kuya Ralph, yari na pa uwi! Di ba? Anyway, ano naman to eh, pabor pa rin naman talaga sa akin tong gantong biyahe. Kahit na medyo malayo pa tayo, wala pa tayo sa katotohanan, at least fresco, di ba? Hindi mainit, hindi malagkit sa katawan, di ba? Eh, wala naman tayong choice, talagang hindi naman din ako sanay magkapote kasi pag nakakapote guys, pinagpapawisan ako, so mas mahirap, di ba? Uulanan ka, tapos pinagpapawisan ka sa loob ng kapote, so mahirap yun, talagang ubot si po na abutin mo, diba? Baka humina yung immune system mo, alam mo na, diba? So sa ngayon, pabalik na tayo ng Quezon City Circle. So ngayon, binabagtas ko tong kahabaan ng Mindanao Avenue, pabalik nga ng dun sa kanto ng Trinoma Mall. Ano ba? Busog naman. Ayun, traffic. So, shout out kay sir. Kumating sa akin. Concern sa akin. Nagambasa na daw ako. So, yun nga, sabi ko kasi medyo pinagpapawisan pa nga ako sa lagay na to kasi nararamdaman ko yung init talaga. Tumutulo din galing sa ulo ko. So, mas prepare ko talaga na ganito na lang, magpapabasa na lang ako hanggang makauwi. Hopefully, wag magkasakit, wag magkasipon tsaka ubo, okay? Wala naman talaga tayong choice, ayoko talaga magkapote, mainit, magpapawisan lang ako ng gusto. Okay lang kung nakamotor, so, ayun. Tapos, shoutout nga pala ulit kay Mayor, okay? Mayor ng Quezon City. So, maraming nang babas sa'yo, pero sa pagkakataong to, ma'am, saludo ako dito sa bike lane na ginawa nyo, okay? Sa mga ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, malaking bagay sa amin itong mga bikers. Sir. Yun nga lang, oh, ayan oh, di ba? Kita nyo, bike lane. Pero, inabunan. Yung dapat na nakakadaan ng maayos, wala. So, wala tayong magagawa, intindihin na lang talaga natin. So, shoutout sa inyo, Quezon City Municipality. Salamat po. Malaking bagay ito, di ba? Hindi ako nakikipagsiksikan sa mga sasakyan. Usually kasi pagka ganito, lusot ng lusot eh. Yung trabaho natin eh. Diba? Para makalusot. O sa ngayon, kahit mabagal, at least dire-diretso. Tapos, hindi ako binubusinahan. Diba? Hindi ako minamadali eh, kasi nasa bike lane ako. So may katwiran ako. Okay? Ganito, no? Thank you. Shout out. So ayun. Lapit na tayo. Shout out time ulit. Oh, shoutout dun sa dalawang kapatid ko na naggagandahan. Di ba? Salamat sa pag-support niya sa akin. Salamat sa tunay na suporta. Okay, salamat sa full support. Okay, kay Marigold. Oh, ganda mo eh, no? Tapos, syempre, shoutout dun sa kapatid ko yung sumunod sa akin. Kay Kai. Ayan ha. Huwag ka na magtampo. Naalala ko kasi yung mga nakaraang video ko hindi kita nabate. So ayan, special mention ka. Alright, I love you. So syempre shoutout din sa mama ko tsaka sa papa ko at sa pamangkin ko kay Topper. Tapos sa tropang Mimihe, ayan, yung mga laging nakatambay dun sa harap ng bahay namin, shoutout sa inyo. Socho Brothers, ayan, kay tsaka kay Chris, kay Ojinong, alright. Tapos, ino pa ba? Kay Kevin, kay Charlie, ayun, sa inaanak ko, kay MJ, Buenaventura, tsaka kay MJ. Isa pang MJ. Puro MJ kasi inaanak ko. So, shoutout sa inyo, guys. Mapungay Street, okay? Pearl Street, shoutout sa inyo. O, ayan na, shout ko na kayo. Huwag na kayo magtatampo sa akin. Grabe.
syempre, shout out sa lahat ng sumusuporta sa channel ko, sa YouTube channel ko, tsaka sa mga nag-like ng page ko. Salamat sa inyo, guys. Syempre, shout out sa iyo. Oo, sa iyo. Sa iyo nanonood ng video ko ngayon. So, shout out sa inyo. Tapos sagarin na natin yung shout out natin. Shout out sa ano, sa lahat ng bikers dito sa Quezon City. So, big shout out sa inyo, guys. Okay? Pasensya na, hindi na ako nakapagtanong sa mga page para ma-shout ko yung mga pangalan ng bike group nyo or individual, di ba? Sa susunod, magtatanong ako, medyo, alam niyo na, shy type. Uy! Bago! Pero yun, syempre, salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Sana magtuloy-tuloy na to, guys. May bago tayong pang-edit ng video, kaya ayos! Ayun! Ang taas. Ayun, konti na lang. Kaya po na tayo, dire-diretso. Tapos shoutout kay Ate May, tsaka kay Kuya Danny. Magpagaling na kayo, ha? Para makapagsama-sama na ulit tayo sa trabaho. So, wala naman kayong sakit eh. Lalakas nyo actually. Pero, yun lang. Magpagaling kayo, ha? Sana pagbalik ko sa Monday, okay na kayo. Tapos, pahinga. Tapos, pagbalik nyo. Yun lang. God bless sa inyong dalawa. Ate May, tsaka Kuya Danny. Fast recovery. Okay? Huwag na kayo magkakasakit ulit. Ayun lang. Mo lumalaki sa kanan ko. So, pagbaba natin. Pagbaba tapos pag-ahon. Quiapo Church na. Stop lang tayo doon. Mag-update lang tayo. Tapos banat tayo ulit. Magpapalit lang din ako ng battery ng GoPro. Tapos magkakabit din ako ng ilaw sa likod. So, nandito na tayo ulit. Ahon lang tayo sa pag-ahon. Dito tayo sa tapat ng simbahan magpapalit ng battery. Dito tayo mag-ano. Ano ang magiging ayun, natin? Pahinga lang konti, guys. So dumaan lang din ako dito sa Quiapo. Siyempre yun yung routine ko talaga pag dumadaan ako ng Maynila. Especially pag sa lugar na to. So nag-stop talaga ako dito sa Quiapo Church. Siyempre hindi naman dahil katoliko ako, diba? So siyempre chance mo na rin na makadalaw sa bahay ng ating ama. Okay? Makahingi ng tawad, makahingi ng pasasalamat. So yan, ganun simpleng bagay lang. Stop lang akong konti.
Okay. Dinadrain ko lang yung battery ng GoPro. Tapos magpapalit ako. Ayan. Ito yung kaganapan ngayon dito sa Quiapo Church. Marami naman tao sa loob. So hindi na ako pumasok, hindi na ako tumuloy. Tapos, anong oras ba? Sisikin mo lagi, dapat ako muna. Alas 4. Alas 4.15 guys. Tumingin ako sa kabila. Sa bentahan ng mga bike, sa mga bike shop doon. Bukas pa. Okay, marami pa rin tao. Dapat pupunta pa ako. Kaso, medyo tinamad na ako kasi ang layo pa nang iikutin ko. Tinatamad naman ako umakyat sa footbridge. Madali sa atin ang itapoy. Kaya ngayon, paya na lang ako konti. Tapos, ako muna, panat na tayo ulit. Ako, paano naman ako? Okay. Siguro next stop natin, Luneta na. Okay? Dita kids. So ano, shoutout sa mama ko tsaka sa dalawang kapatid ko. O ayan o, nakikita niyo ba itong nasa likod ko? O. Ano, bibili na ba ako? Ayun. James Root lang ako, guys. Okay, so Santa Cruz, Manila tayo. Okay, so yun yung simbahan. Naalala ko kasi yung tulay na pinagawa ni Orme. Diba? Eh sayang naman yung lakad ko kaya susunitin ko na. Kaya umikot ako sa likod ng simbahan ng Quiapo. Ngayon dun tayo dadaan. Okay, pumuntang Cross Boulevard. Ako mali. Mali! Mali yung tulay. Ayun pala sa kabila. Ayun! Tablay! Magkakaibigan Pilipino-Chino. Okay? Bolo sa na tayo! Go! Ayun na guys.
park. Woo! Lubog na lubog. Grabe! Traffic na nga dito. Mahapa! Kalanjo. Bawa yung bike natin. Balawa mo ng ano, tubig pag uwi. Balawa mo agad. Buong bike mo. Oo. Lubog, grabe. Hello. Tignan nyo. Oh. Lubog yung sapatos. Grabe. First time ko lang dumaan dito ng bahang baha. Dilim na. Nabot na ako ng gabi. Pero okay lang. Ay, naku, dito na ako sa ano, Molino Boulevard. Patagos ng Vermosa. So, at least nakasurvive tayo. Tapos first time ko ulit gabihin sa ride. Tapos solo ride pa ako. Medyo ano ka naman na yung daan dito kahit medyo madilim. So, konting kembot na lang. Makakauwi na tayo. Siguro mga 2 to 3 kilometer na lang. Okay. Nasa SM Molino na tayo, mga badoodles. Ah, dilim. Alas wala nang makita yung camera. Ayun. Pinapaspasan ko na. Alright. Wala nang masyadong lubak dito sa dinadaanan ko, kaya okay lang. Naulado naman natin yung dahil. Ayan o. Kita nyo. Diba? Alas yung blinker na lang ang nakikita. Dilim na. Na orso ba? Time check. 7. Aman tama lang yung kalkul ako. Alas 7 tayo makaka-uwi. Ito. So, paano? Bago matapos tong adventure natin for today, wala na. Grabe, naspag ako. Anyway, nandito naman na ako sa subdivision. Nasa loob na ako. Daan-daan na lang. So, yun nga. Siyempre, gusto kong magpasalamat sa lahat ng musuporta. So, sa lahat ng nag-aabang ng mga video ko. Sa lahat ng naka-like. Saka naghihintay, okay, sa lahat ng nagko-comment, nag-share ng mga video ko. So, salamat sa inyo guys, okay. Tapos, ano ba, tip lang, syempre, bago ko magpaalam sa inyo at bago ko tapusin tong video na to, huwag nyo kakalimutan laging magdasal bago umalis ng bahay at pagdating ng bahay after nyo mag-ride. To, syempre, huwag nyo kakalimutang magpaalam sa mga magulang nyo o kaya sa mga kasama nyo sa bahay. Simpleng tip lang yun guys ha. So paano? Uli, ito ang inyong Kuya Rob, nagsasabing laging mag-iingat. Okay, huwag kakalimutang magbaon lagi ng face mask. Alright, so yun, kita-kits tayo ulit sa susunod na adventure. Alright, i-update ko kaya sa page tsaka sa Facebook ko para sa susunod na ride natin. Good night.